may bagong dating na Dolomites. Ang laki. Ang laking barko, di ba? Nagmimerienda na yung ating mga DPS. Pagod na siguro. So, ayan o. So, kabilaan yung paglalatag ng Dolomites. Bababa naman siya ngayon. Lalatag nila para magkaroon ng driveway yung mismo gilid ng seawall. Yan. Okay, muli. Good morning. Again, update. Manila. Luneta. Okay, so patulad ng nakikita natin, malayang nagwawagayway ang ating bandila ng Pilipinas. Okay, so ang ganda ng mga puno dito. Iba-ibang kulay yung mga bulaklak. Okay, so babaybayin natin ito. Okay, katulad ng sabi ko sa inyo na itong lugar na to ay sarado pa. So sarado pa. Gusto kong dumaan din dito gawa nung mga green. Diba? So nakakaengganyo. Tapos may mga halaman, may mga bulaklak na nagpapaganda sa paligid. So still, nasa Luneta pa rin po tayo. Nung nakaraang araw, nandito ulit tayo. Nag-update din. So masarap lang kasing pumunta rito gawa nung yun nga, may bike lane, unang-una. Siyempre para sa safety natin. Ayan ho, bike lane. Pero ngayon, walk your bike dito. Siguro pagdating ng May, bubuksan na nila yan para gawing bike lane talaga. Tapos iuurong nila yung walkway doon sa Bandarod. Do meron naman, buo naman yung walkway. So siguro iuurong nila, lalagyan na lang nila ng signages. Di ba? So lalagyan nila ng signages nang sa ganun ay guided ang mga taong namamasyal dito. Okay? So katulad ng sabi natin, tayo ay naglalakad lang. Walk your bike sa pagitan ng grandstand at ng Luneta. Di ba? Napakaganda. Ayan o. So, ting Kalabaw. Okay? Napakaganda. Ating pambansang Watawat. Okay? Ayan o. Ayan si Dr. Roserical. Hello, Doc. Kumusta ka dyan? Diyan ka lang. Ayan. Ito yung kilometer zero. Lahat ng bagay galing sa zero. Ayan yun. Ginagamit yan na marker. Ayan. Halimbawa, pupunta ka ng, halimbawa, tinanong mo, ilang kilometro hanggang Tugigaraw? Diyan, magsisimula yung zero. So, hanggang dito, hanggang Tugigaraw. Ilang kilometro hanggang Legazpi City ng Bicol? So, diyan, magsisimula yung zero. So, bakit, ano, yan yung parang pinaka-start ng lahat ng pinaka-heart ng mga lugar, pinaka-start yan, zero, para nang sa ganun alam natin kung ano ang mga distance ng mga lugar dito sa Pilipinas. Basta dyan nagsisimula, di ba? Yan. So, nalalagpasan na natin yung kilometer zero post. So, naipakita ko na sa inyo kung ano yung itsura ng Luneta by now. Update yan, ha? Di ba? Live! Di ba? Okay. So, yan. So, mapapansin mo, maintained ang gardens dito sa Luneta, yung mga parks. Maintained siya. Malinis. Maayos ang mga bulaklak. Mag-green. Maraming mga green. Diba? So, pag dumaan kayo, siguro pagkatapos ng MECQ, pagpunta natin dito, yun na. Maganda na ang lugar natin. Diba? So, muli,
So ito po yung Luneta update. So naway pagkatapos ng MECQ ay makapunta tayo lahat dito, di ba? So magdasal tayo lahat na matapos na itong pandemyang ito. At malayo tayo sa mga sakit na yan. Ang bisit na sakit na yan. Di ba? So ayan po. Muli sa mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na po at hit the notification bell para nang sa ganun ay ma-update tayo sa mga videos na ina-upload na. Okay? So muli maraming salamat. God bless. Oh, ayan o. Hindi ko alam kung naraang punong ito, no? Ganda ng bulaklak niya. Pagka summer, ganyang mga katapusan bago mag-may namumulaklak yan. Diba? Ito dituloy ang parks development. So pinapaganda nila lalo. Diba? So, ayan po. So muli binabaybay natin itong kahabaan ng Luneta. Diba? Yan. So, ayan na po, may hangin na, oh. Medyo nagwawagayway na yung ating flag. Diba? Nagwawagayway na yung ating mga flag. Pati yung mga maliliit sa baba. Mabuhay ka, Pilipinas. Ha? Mula sa 29er, Pilipinas. Okay, so tayo lang naglalakad. Walang iba. Bawal pa naman. Hindi pa pwedeng lumabas. Kasi nga, di ba, ang sabi nila airborne na ulit. So mag-iingat tayo lahat. Okay? So meron lang tayong nilakad para tayo. Okay? So sa mga nanonood, okay? So maraming salamat sa inyo. So ayan po. So dito sa lugar ng CCP marami din naman mga puno talaga. Marami mga puno para magpalamig sa mga hangin. Ayan o, ang dami. Diba? Mapuno, ma-green, malinis. Ganda ng kulay ng mapuno, bulaklak. Nara yata yung ganyan eh. Diba? How nice ang green, diba? Yan ang CCP. So minimaintain din naman nila yung mga puno dito. Kasi ito yung parang mga ano eh, parang magandang lugar. Park. Dito may mga convention centers. Of course, yung hotel. Yung mga hotel dito. Saka some establishments. Katulad nun, yung mga seascape na yun. Bago lang yun kasi. Pero bago mag-pandemya, nandyan na yun. Okay. Thank you.
Ayan o. Ang ganda ng bulaklak ng puno. Alam po, nara yan. Hindi ko lang alam kung totoong nara. Muli, sa mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na po at hit the notification bell para nang sa ganun ay ma-update tayo sa mga videos na ina-upload na. Okay? So, muli, maraming salamat. God bless all. Ayan o. Hindi ko alam kung nara ang punong ito, no? Ganda ng bulaklak niya. Pagka summer, ganyang mga katapusan bago mag-may namumulaklak yan. Diba? Ayan o. So, nandito na ulit tayo sa mga salusalubong na dahon. Sa taas ng puno. Ayan o. So, feel na feel natin. So, muli, magandang umaga sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nanonood. Okay, so tayo ay magpapaaraw lang at magpapahangin. Okay, so samahan nyo ako sa araw na ito at maipakita ko sa inyo ang magagandang tanawin dito sa Manila Bay. So lagi nating pinapakita yan kasi alam nyo, binabantayan natin yung ating proyekto dyan, proyekto ng government, yung paglalatag ng dolomites sa Manila Bay. Okay, so samahan nyo ako. Okay, tara! Muli! Uulit-ulitin ko ito sa mga hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe na po. And hit the notification bell para naman po maging masaya tayo lahat at ma-update kayo sa lahat ng mga video na ina-upload natin. Diba? Okay, so maraming salamat and God bless. Hanggang dito na lang po yung video. Bye-bye!